Mula kami ni Sanya sa simpleng pamilya. Kaya naman, minsan ay hindi namin naranasan na mag-travel habang kami ay lumalaki. Pero ngayon na may trabaho na kami at kumikita, ginagrab na namin ang every opportunity para magbakasyon. At dahil kaka-birthday ko lang last August, ititreat ko si Kuya sa isang vacation. At ang napili namin puntahan sa Region 5, Bicolandia! Welcome to Albay! Kasi kami, hindi kami nakapag-travel ni Kuya. Tapos kapag, alam mo yun, kapag nagkukwentuhan yung mga, ano, yung mga friends ko, parang wala kang maibigay, wala kang ma-share. Kaya nung dumating sa time na nagkaroon kami ng trabaho, talagang binigyan namin ni Kuya ng chance yung sarili namin na makapag-bakasyon. Nung bata pa kami, kasi maagang nawala yung dad namin, pagka undas, lalapit ako sa mga kamag-anak nung patay. Tapos tatanungin ko kung gusto ba nila ipalinis yung puntod. So may dala akong mga paint, lettering. Binabayaran ako 30 pesos noon time na yun, kada isang puntod. First time namin dito na magkasama sa Bicol. Bicol. Siyempre, excited ako. Actually, kanina nung nandun ako sa Spain, iniisip ko na agad food eh. So, kasi mahilig ako sa maanghang. So, number one ang Bicol dyan. Yes! Kailangan namin mag-relax ng konti dahil wala pa po kaming tulog as a moment. Yeah. 7. Dito pala ako. Ito yung una, dalawa lang kami kasama. Ano ba yung mangyayari? Let's see. Mali kasi kami magkulit. Pikong to minsan eh, nabipikong sa akin. Number 315 ang room ko. Kasi pinapaalis niya ako. Hindi naman. Gusto ko lang ayusin yung mga gamit ko. You know? Okay. So bye! Rest muna ako. Kailangan ko ng beauty rest. So, kita kits! Mamaya! Maray na aga, mga ka-road trip. Maray na aga. Bakit kaya hindi tayo lumagalaw? Traffic ba lagi dito kaya? Ay, meron na. Sa pagpunta natin doon sa Albay, medyo nag-traffic nga, tapos nagtaka kami ni Kuya, ano kaya yung traffic doon? Sabi mo, bakit parang ano, parang nakatigil tsaka mabagal yung usad ng sasakyan? Sabi mo, nasa EDSA ba ako? Bakit may traffic? Kaya pala, may street dance. Ipinagdiriwang ng mga taga-Ginubatan, Albay, ang Longganisa Festival. At ito ang isang trivia. Madalas tawaging shortganisa ang kanilang pambatong pork longganisa dahil mas maliit ang hugas nito kumpara sa ibang longganisa. Nung bata ako, kasali din ako sa street dancing. Kaya, alam mo yun, naaalala mo ulit yung mga nangyari nung bata ka, ganyan. Ang saya. Para kaming kasali talaga sa parade. Kasi ginagaya namin yung mga steps nila. Hilig kong sumayaw. Hilig kong lahat ng activities gawin sa school.
isa sa mga sikat na putahe dito sa Albay ay yung tinangat. At bilang nandito na kami, inalam namin kung saan yung lugar na yon at dito nga daw yung sa Kamalig. Eto na! Ayun, si sir, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ngayon sa bahay ni Aling Senny, gumagawa ng tinangat. 1982 pa raw nang simula ng angka ni Kuya Jomar ang paggawa ng pinangat. Sa pagluluto ng pinangat, maaaring gumamit ng dried fish o pork. Pero ang nagpapasarap daw talaga dito ay ang gata mula sa kinain na nyong. At syempre, ang pambalot na dahon ng gabi. Lahat ng ingredients na yan, nakahalos sa gata. Tapos ito ang kailangan, ito tatlo. Nakapatong na gabi. Tatlong layer yan. Tatlong layer, lalagyan ng ganito. Ayun. Mm. Tsaka isasama yung mga ingredients. Oo. Sabi nga tapos nakalagay na yung gata sa loob. Hmm. Tapos tatalian. Noong una, akala namin, ano, madali. Kasi, kung pinanood mo si Kuya, sarina-sarina na siya. So, ginaganong-ganon niya lang. Akala namin, basta-basta na gaganon yung... Hindi kasi siya ganun kabilis din palang lutuin. Kasi yung gabi, kailangan nandun talaga, nakasiksik siya doon sa dahon ng gabi para manuot doon sa gabi yung gata na nagpapasarap doon. Hop! Ayan na! Ay, paano yan? Isa pa nga! Siguro mga naka-apat na beses akong sumubok. Yung panlima lang yung panlimang beses kong trinay, doon ko nakuha. Oh, competitive yan eh. Hanggat hindi niya nakukuha yung bagay na yun, hindi niya titigilan. Which is, depende naman sa akin. Kapag kailangan ko talagang i-push yun, kung kailangan kong talagang makuha, pipilitin ko yung sarili ko. Pero kung kailangan namang hindi na, wag na lang. Parang pag-ibig lang. What? Diba? Ang ganda ng pagkakagawa ko. Walang sabog. Sino kaya gumawa nito, sabog ko? Siya. Diba? Ganun ko siya kabilis na uuto, mga karoon. Hindi, ito yung ginawa ko. Pinalit ko lang. Ano? Lalo na ng bata eh. Yung mga magic yun sa mga, ang tinumusahan niya, naputol. Tapos maniniwala siya, malalaki yung mata niya. So, mabilis ko siya mabola sa mga ganun. Tingnan mo to, tingnan mo to. Tapos, dadayain ko lang, naniniwala siya. Gullible yan. Kailangan daw na sa kaldero at kahoy iluto ng 2 oras ang pinangat para ma-reach ang maximum heat na lalo rong magpapasarap sa putahe. Araw-araw, nasa 150 to 200 pieces na pinangat ang niluluto ni na Kuya Jomar. Kauna! Ito po ang finished product namin. Hindi lang ito inuulang sa kanin, kundi mas masarap pa sa pandesal. Masarap pa sa pandesal yan? Pandesal? Subukan niya ako natin. Hindi, liro lang. Talaga, kuya? Oo nga, no? Ayun, oh, malambot niya. Oo, maganyan talaga siya. Maloko talaga. Mabiro. Kumbaga, parang nasanay na rin kami na siya yung nagpapasaya rin sa bahay namin. Ibang pandesal yan eh. Ayaw ba? Tala ko ito eh. Sige, sige, kuya. Sanayan lang to, mga ka-routine. Gawa lang. Tapos isang... Para sa akin, ha, mas masarap kaysa sa laing. Tapos yung gata niya, nagbe-blend na para siyang meat yung lasa. Masarap! Malambot siya. Kapag kinuha mo, pag kinain mo agad, akala mo nga, teka lang, baka hindi ba tunaw, di ba? Minsan meron tayong problema na ganun. Pero ito, sobrang lambot. Sarap. Hindi lang daw masarap na pinangat ang kayang i-offer ng Kamalig Albay. Pati mata mo kasi ay kaya rin busogin sa pamamagitan ng pagsasightseeing sa Kitwinan Hill. Kapag nasa tuktukan na kasi ng Kitwinan Hill, parang ka-level mo na rin ang Mount Mayon. Hinagisan ko siya na doon. Pero hindi naman intention, hindi intention natatamaan. Hinagis ko ng pagganon papunta sa kanya. Umiwas na siya, tapos bumalik pa. So tumama sa ganito. Nainis ako kasi nakadiri. Pero buti na lang tuyo yung pupo. Natawa rin ako eh. Again, gusto ko na nga rin siyang hagisan eh. Albay, meron palang bagong ipinagmamalaki. Yung tawag sa kanya is a sky bike.
Tapos, syempre dahil bago kami dito, yun yung una namin susubukan. Ako talagang una. Tapang atao. Sa'yo Sir to? Na kuya. Opo. We, pangilan na akong gagawa nito? Mga pang 266,999. Hindi, kasi para sure lang. Kasi baka naman ako kauna-unahan. Kasi sabi, bago lang daw tong bike. Tapos sabi ko, la, baka ako pala yung kauna-una. Nakakatakot naman. Magka kuya, hindi naman gumaganon yan, tumutumpa. Hindi naman ba? Pero sa'yo kong gagawin to eh, kinakabahan ako. For me, talagang na-excite ako. At the same time, kinakabahan ako kasi first time ko to. Kung gusto niya po yan, mga ka-road trip, ina-acting niya lang po hindi. Eh di kasi wala naman takot sa ganyan yun eh. Mahilig mag-ride siya. Kuya, hindi ako malalaglag ah. Hindi pa. Parang maluwag yung tornilyo eh. Kuya, parang kang tanga. Huwag mong ganyanin kasi. Sabi ko siya kanina, no? Parang may ano, yung tornilyo, parang eh. Ay, natanggal! Ay, kuya! Ala, natatakot ako. Hindi. Ano, kuya? Tuloy-tuloy lang yung pedal. Paano kung hindi ko natuloy? Pag tumigil ka po, hindi tatakot. Hanggang gitna ka lang. So, hanggang gitna lang ako? Ano ba yan? Hindi siya yung tipo na yung iiyak bago gawin o matatakot muna or pipilitin. Hindi mo na kailangan pilitin niya sa mga ganyan. Ayaw mo yan! Nakakatakot sa gitna. Kasasabikan, halika na dito. Alam nyo guys, first time ko mag-bike ulit. Tapos ganito pa. Ang galing. Ayos na yun. Buti nagawa ni Sanya. Katakot yun, taas. Akala ko isang diretso lang din. Tapos iisip ko na kanina yun eh. So, pag ganun doon, paano pala makakabalik? Dito. Makabalik pa pala siya. Masafe ang pakiramdam ko dito eh. Parang ayaw niya nang bumalik. Ah! Okay na! Inusura nila to eh. Pahirapan ako. Kailangan balikan pala to. Eh, diyo siya. Sarap sa feeling kasi parang na-face mo yung fears mo. Bas, tara na. Bilis gutom na ako. Ha? Sinasabi sa'yo kumain ka. Na-try mo to. Okay na. Galing mo nga eh. Ha? Galing mo. Huwag mo kong kumbinsihin. Nahulog doon, baka naman mahulog. Since siya yung bunso, normal na lang sa akin na alalayan siya. Tsaka kahit sino naman eh, para sigurado lang, nakaalalay lang din ako sa kanya. Siguro ng mga bata kasi kami, pag nahulog ako, hindi pagtatawanan lang niya ako. Hindi niya ako tutulungan na. Pero ngayon, natutuwa kami kasi pareho kaming concern sa isa't isa. Sa part ko na medyo paano na eh, palubog na yung araw eh.
Nakikita ko pa rin siya, pero hindi kasing linaw nung kaisahin niya. Ang ganda, masarap sa pakiramdam. Pati yung hangin na tumatama sa mukha mo. Ang sarap. Jack, naari mo na lang magbalik! Ikaw lang walang hangin eh. Sa ano na ako, zipline? Nung pabalik, nag-zipline ako kasi nasubuan ko na yung bike eh. Ewan, hindi mo lang pinawisan, ano ba yan? Kumunod pa ako dun sa may gitna, oh, kahit inuga mo na nga, hindi ko naramdaman. Wala. Pero nagutom ako. At may nakikitang balot dun. Tara, kain tayo. Tara. Favorite namin to. Kumakain ba kayo na sisiu? Alam niyo yung sisiu, di ba yung balot may sisiu yan? Yung penoy kasi parang puro itlog lang eh. Siya, pero kumakain niya ng sisiu. Dati, nung maliit pa kami, ang lakas namin kumain ng ganito. Cheers. Cheers. Cheers, eh. Cheers mo din. Ang cute mo talaga. Ikaw din. Sarap. Itong chicharon sa amin. Yung isang ganito, ah. Talon na yan. Ulam na namin yan. Hati kami, tapos yung ano yun, yung ginagawa natin, yung talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Tapos sausaw sa bagoong, bagoong, tapos kanin. Ang sarap. Kanin, yun. Tapos ganyan. Kung gusto mo lang mag-chill, perfect destination daw ang Sumlang Lake sa Camalig Albay. Sa sobrang linaw nga daw ng tubig sa lawa na ito, maaari mo raw makita ang refleksyon ng Mount Mayon. Kaso, mukhang nahihiya yatang magpakita sa atin ng Mount Mayon. Perfecto para sa ano, sa family. Tingnan sila, oh. Parang kailangan group of friends or isang buong pamilya. Oh. Pero, masaya, kahit tayo lang, di ba? Tingnan mo, pagpasok natin doon, tingnan mo yung lugar nila, parang very resort na ang relax-relaxing na nung lugar. Sometimes kahit sa dami-dami mong problema sa buhay, ang dami mong work or ang daming nangyari sa ilang araw na trabaho, ganun, ito yung perfect na place para mag-chill, mag-relax. Ang Legazpi City ang kabisera ng Albay. At dito sa Legazpi City, maaari mong ma-experience na maka-face-to-face ang Mount Mayon sa pamamagitan ng pagsakay sa ATV o all-terrain vehicle. Sa naman dito sa pinakasikat sa Albay, yung sasakyan na ATV, nasan dun pupunta ka dun sa Bulkan, sa Mayon? We're all geared up and ready. Mayon, here we come! Nung actually, nung na-stuck ako dun sa may tubig, sa may ano, parang nag-enjoy pa ako. Woo! Sabi, struggle is real! Parang, ang saya na parang na-experience ko to, na-trap ako sa ganito, hindi ako makaalis. Paano gagawin ko? Actually, ayoko pa magpatulong, pero ayaw na eh. Hinayaan ako, ay, hindi ma'am kami na ganyan. Nung ako naalaw, ayaw. May malalim pa rin sa porno. Wow! Pag ganun ako. Masaya yung ano, nagre-race kami kapag medyo alam namin safe naman yung lugar. Kasi first time namin maging ganito ni Kuya eh.
kanina ito na sobrang enjoy niya na pag nagkakarera kami, may malalaking bato siyang nadadaanan. Di ba mamaya, gumanon yung gulong. Tapos bumaligtad siya. So, sabi ko, ingat ka. Aww. Thank you. Pagkatapos ng isang nakakapagod na activity, masarap mag-refresh. Perfect daw sa atin ng cold dessert na ito na sinamahan ng mainit nilang pagsalubong. Mahilig ako sa maanghang. Siyempre, gusto ko ng itodo ang pagtikim ko ng sili ice cream. Siyempre, ang sili ice cream may level yan. May level, eto yan o, level 1, 2, 3, and may level ng volcano. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang natin sa anghang. Ako, bahala. Nakadepende sa kulay eh. Tingnan nyo yung volcano level. Sobrang pulang-pulang-pula siya. Ito medyo pink pa eh. Ito, light pink. Mas light pa eh. Bring it on! So, game ka sa niya? Ano mo lang gusto mo subukan? Siyempre, mag-start muna tayo sa level 1. Oops. Walang thrill tong level 1. Subukan ko na yan eh. Pero dahil matakaw ako. Sarap! Mmm! Creamy siya na maanghang. Meron na siya agad hagod. In fairness, sa level 1, maanghang na agad siya, no? Pero kaya. Ang sarap! Diba? Eto, medyo may anghang na. May level 1, halos wala. Oo, yun pala. Mas maanghang to. Medyo mas maanghang na to. Umuusok! Umuusok na. Sarap! Ba't ako pala ka na? Hindi pa. Ikaw. Di ba? Sisiyan kami. Pero sarap. Usok ka ganyan tayo naman eh. Ito yung may enjoy mo. Ito na siya. Sarap to, promise. Ang Ayun ang sipon mo. Parang sarap, di ba? Oo, yung ramdam mo sa tenga yung anghang. Nandito na eh. Gumaganda dito na ganyan. Totoo yung gumaganda nyo ng... Pero sarap. Sarap. Sarap siya. Kain nyo pa mas maraming ganyan. Eh! Totoo po ba yan? Makasili na yan. Ay, kaya lang makasili. Sabi ko na eh! Ito, di mo kaya yan. Labuyo. Kaya mo yan. Sige nga, ikaw muna. Subuan kita, dali. Huwag na! Kaya ko lang subuan sa sarili ko. Ikaw? Isa lang, isa. Lalagyan natin ko. Pag! Pag nagawa ko, gagawin mo rin, ha? Umuyayin mo, ha? Oo. Sige. Ilan yung ano yan? Tatlo. Huwag mo lunukin, ha? Umuyayin mo, ha? Bakit ganun? Parang mas nawala yung anghang niya. Yan, palakpakan po natin ni Sanya. Hoy, anong palakpakan? Wait lang. Okay. Palakpakan ka rin nila. Okay na yun. Kunti na nila yung tatlo lang yun, ha? Akin na lang. Sigurado ba? Oo. Apat yan eh. Tikman mo, mas mawawala yung anghang niya. Diba? Nawawala. Parang lasang dahon lang. Hindi ko na kaya. Ang hang pala. Igigil ako sa'yo. Marami sa atin ang pumupunta sa Bicol para masilaya ng Mount Mayon. Pero hindi lang ang mataas na bundok ang dapat mong masilayan dito. May nagtatago kasing ganda sa Albay na makikita raw sa ilalim ng lupa. Balita ko may falls daw doon. Meron po. Inside the cave po, meron po ng falls. Oo. Actually, at the exit of the cave. Pwede naman mag-swimming doon. Mga gano'ng kalalim? Yung lalim po kasi din sa exit ng cave, 50 feet po. Marunong pong lumangoy? Ah, 50 feet? Ah, basta marunong lang maglangoy. Marunong lang maglangoy.
Mga kapuso, tandaan, basta hindi mo kabisado ang lugar, lalo na kung first time nyo rito, kailangang doble ingat. Gaya na lang ng pagbaba namin papunta sa Jovelar Underground River. Nung nakita kong madilim, medyo nakakatakot pala kung halimbawa ikaw lumang isa. Kailangan talaga may assistant ka na nag-iilaw, tapos may isang nagtutulak ng balsa. Sa dulo ng Underground River, makikita ang isang maliit na talon. Dito raw nagmumula ang tubig na siya namang umaagos sa Underground River. Kahabang tinitingnan ko lang siya, para siyang nakakatakot talaga eh. Tapos madilim nga. So parang, oops, sige lang, baka naman sobrang lakas nung falls, baka naman madala ako, ganyan. Then nung umpisa, habang inaakyat namin, I thought na ano siya, madulas. Pero nung inapakan na namin, hindi pala. Then enjoy namin, humiga pa kami. Hindi siya nagiging lumot. Hindi ka dudulas eh. Sobrang tayal na kasi since nung last naming ginawa yun na maligo sa ilog. So, this time talagang parang bumalik yung nga dati na swimming kami sa ganyan. Ito ang pinakamahilig maligo sa ilog. Nung bata kami, yung lola ko, naglalabas sa ilog. Hinanap namin ito, siguro ilang taong ka nun? 2 years old. 2 years old ka ba nun? Mm-hmm. Pagtingin namin, nakalutang na eh. Kala namin nalunod. Natulos pa na dun sa may bato ka, ano? Parang bumalik kami sa pagkabata. Babasaan, ganyan. Ito pala yun. Pero yung Kagsawa Ruins Church. Church. Ganda. Ganda. Kala ko dati sa picture kasi, mababa lang yan. Di ba sabi nila parang ano? Akala nga natin, hindi akala natin lumubog. Pero hindi pala. Ah, ito yung kadugtong. Tama nga, pagka dito mo tinignan, parang nga siya, ano, malapit lang sa bundok, no? Oo. Kala ko dati magkadikit na magkadikit lang yun. Galing. Dati sa libro ko lang nakikita to, eh. Ganda, no? Sakto lang tayo. Hindi siya natakot. Saya, no? Oo. Kala natin, hindi natin mapupuntahan ito, eh. Ikaw na-imagine mo ba? Hindi. Ano, sa umpisa, akala ko hindi ko pa mapupuntaan. Siyempre, alam mo naman, umpisa tayo, di ba? Dahil lang natin pangarap eh. Pero ngayon, akalain mo yun. Oo, nararating na natin harap, ito. Harap-harapan na natin. Face-to-face yung mount na yun. Sandali yung problema ko. Nag-enjoy, sobra. Pinaka-memorable dito, yung first time namin mag-banding. Hindi kasi, pag pares kaming may taping, hindi na kami halos nakikita sa bahay. Ang saya nitong time na to, na talagang wala kaming iniisip kundi gawin yung mga masayang gawain dito, puntahan yung mga gandang views. Sobrang na-enjoy namin. Kasi nagpa-plan kami na umalis din eh. Pero iniisip namin na ako, baka mag-away lang tayo kasi baka ganyan-ganyan. Pero na-realize namin na, ay, okay, nakakasundo naman pala kami. Though nagagalit siya sa akin kapag may mga kulang-kulang ako. Pero at least advice niya rin ako doon sa mga alam mong next time, kailangan maging handa ka sa lahat ng pupuntahan mo. Lagi kang prepared, ganyan. Oh, thank you.
kasi nung bata ako, wala na akong daddy kami, wala na kaming daddy. So siya na yung best thing na siya yung tumayong daddy sa amin. Hindi niya ako pinabayaan. Merong mga times na kunyari may nanligaw sa akin. Ina-advise niya ako na teka lang sa niya, ganito mga lalaki. Alam ko yan kasi lalaki ako. Naunahan na ng ganun. Kumbaga, meron ka ng idea na yung hindi lahat ng guys ganito, hindi lahat ng guys ganyan. So medyo hinahinay ka lang pagdating sa mga manligaw mo. Hindi naman siya ganun ka-estricto, pero depende sa mga manliligaw kung sino. Ayun, bilang ko yun, tingin ko normal naman yun na parang intention mo sa kanya is di siya masaktan later on. Kasi normal naman na ma-experience yun, pero di naman sa pinipigilan, pero sinasabi ko lang sa kanya yung mga nangyari after. Tsaka naka-guide lang din ako. Kasi pag nakikita ko yung personality ng isang sinasabi ko sa kanya. So masaya ako na nakikinig na hindi siya pasaway. Ganun. Happy rin ako sa pagiging bunso niya kasi nauutusan ko siya. Oh, mga ka-road trip, hindi pa dito nagtatapos ang vacation trip namin ni Sanya. Correct! Aalis ba naman kami ng Albay na hindi nakaka-face-to-face ang Mount Mayon? Para magawa ito, kailangan mag-track ng 300 meters patungo sa lava stones na malapit sa paanan ng Mayon. Masaya siya pero at the same time medyo delikado. Kasi pagka nadulas ka doon or tatapilok, masakit. Tapos yung babagsakan mo pa, bato. Pagka bato niya, maggaspang na masusugatan ka talaga. So delikado. Akala ko nga parang bundok lang. Kasi before nakakita ko ng bundok na parang lupa lang siya. Hindi siya masyadong mabato. Kasi pag bato, parang mas delikado. Kasi pag may naapakan kang hindi siya nakasiksik o hindi siya nakadikit, delikado yun na baka madulas ka, mahulog ka, diba? So, paano kung kakapitan mo, ganun din, nakatanggal rin. Delikado yun. Nakapag-hike na kami before. Sa 3 days of summer, nag-mount ulap kami. Nung nakita ko nga akit sa ganito, sabi ko medyo simple na lang. Kasi hindi ka gaya nung ganun kataas ulit eh. Pero ang challenge dito, yung mga lava nga na matutulis sa bato. Hiningal ako, nakakapagod yung pag-akyat, nakakapagod yung... Yun lang, pero nag-enjoy ako eh. Parang hindi naman ako natakot. Sabi ko parang iba lang to sa lahat ng na-experience ko. Gusto man namin ni Sanya na mag-hike pa para makita ng malapitan ang perfect cone na Mayon, hanggang dito na lang daw kami dahil nakataas ang alert level 1 sa bulkan. Isa raw ito sa mga preventive measures na isinasagawa ng local government para sa safety ng locals at tourists. Ang sarap na na-witness mo siya ng ganong kalapit at nakapag-picture-picture ka sa lugar na yon kung saan kitang-kita yung kabuuan ng Mayon Volcano. Hindi ko ma-explain pakiramdam eh. Basta sarap. Sobrang ganda. Actually, wala na akong masabi sa ano eh. Sabi ko, aba, tinititigan ko nga yung bulkan kanina. Sabi ko, sayo na itong ganda na ito. Ang wish ko sa kanya kasi nakita ko talaga nag-enjoy siya sa tour namin na to, sa trip namin na to dito sa Bicol. Sana marami pa siyang mapuntahan. O kung gusto mo ako isama na mga lugar na hindi lang dito sa Pilipinas o kung gusto yung mag-ibang bansa, sana marami siyang mapuntahan na lugar. At ma-enjoy niya sana lahat ng lugar na yun, kagaya ng nangyari ngayon dito sa Bicol. Thank you din kasi lagi kang nandyan kapag may problema ako. At salamat din kasi minsan, kahit minsan ikaw naman yung pasaway, thank you kasi nakikinig ka sa akin kahit bunso ako. Thank you na lang ba? Wala bang ano? Love you! Wala bang sapatos dyan? Wala bang? Sapatusin kita eh. Alangan naman, love din kita. Kaya salamat road trip para sa masayang bonding namin ni Kuya. Dahil totoo talaga na mas enjoy ang kahit anong lugar basta kasama ang mahal natin sa buhay.